What's up YouTube? I'm back and sa video na to guys, isishare ko sa inyo yung aking DIY solar setup. Special thanks nga pala sa mga Facebook groups natin like DIY Solar Setup, DIY Pinoy, Lithium Power Philippines, Solar Power Philippines. So sa mga katanungan nyo guys, pwede kayong mag-join sa mga group na yan. Madami tayong masters at mababait na mga kasolar na pwedeng sumagot sa inyong mga katanungan. Nakaboost na yung ating SCC. Ang current load natin ngayon is nasa 240 watts yung consumption. Ang nakasindi ngayon is itong computer, itong hotspot and P2P na mga devices. Then itong ating inverter na Panasonic refrigerator. Ito yung pinaglagyan ko guys, mga kahoy lang na tira-tira. Nakita ko lang dyan sa mga gilid-gilid. So ginawa ko siyang ganito, pinaglagyan ng aking solar. Itong lagayin ko pala guys, nilagyan ko ng gulong para mabilis ko siya ma-move kapag magkakaroon ng repair. Yan. Saka mabilis siya i-coatin. Yung battery na gamit ko, Great Power LiPo4 Prismatic. So 12 volt 200 Ah total. Ito naman yung BMS, Dali BMS siya, pang LiPo4. 4S 12 volt 100 ampere yung discharge current. Ang charge current niya is 50 ampere. Ito naman yung Heltec BMS Active Balancer. So 4S siya. Kiyan ko siya ng master disconnect 300 ampere para mabilis natin ma-shutdown yung system kapag nagkaroon ng trouble. Gamit ko ditong wire guys is 8 gauge silicon wire. So mataas yung kayang i-handle na ampere nito, 190 ampere. Ito naman yung gamit kong inverter guys is nadi 1000 watts, 12 volt siya. Then, ito yung ATS ko, 63 ampere. Ang normal power ko guys is yung solar. Ang emergency power ko is yung DU or ESEL ko dito sa amin. Kapag naubusan ng battery or nagkaroon ng problem yung ating solar, siswitch siya sa emergency power sa DU. Ito yung mga breaker ko. Yung SPD ko guys, nilagay ko dun sa malapit sa solar panel. Then, ito yung SCC ko. 40 ampere siya. Ang gamit ko palang solar panel is 600 watts. Solar Homes yung brand. Ito yung SCC ko guys. Nilagyan ko ng fan. So, ito yung palatandaan ko. Yan. Tingnan natin yung likod. Ayan yung fan. Then, nilagyan ko siya ng bimetal switch. 40 degrees. Ito guys, kapag ma-reach yung 40 degrees Celsius, automatic mag-on yung fan natin. Kapag malamig na, below 40 na siya, automatic mag-turn off. Dinikit ko siya guys gamit yung thermal paste. So yan. Ito naman yung likod guys. So ito yung fan. Ito yung papunta sa potentiometer. Then ang magpa-power up sa kanya is yung 12 volt DC ng SCC. Okay yan. Then ito pala yung Royal cord galing sa solar panel. Royal cord number 8 yung gamit ko guys. Then ginamitan ko siya ng XT90 na connector. So 90 degrees malakas na yan. So ito yung DCSPD ko guys. At ito yung grounding bus bar. Ito yung grounding cable papunta sa grounding rod. Then ito number 12 na automotive wire. Ito yung speaker wire yung gamit ko sa solar panel, papunta dun sa solar panel to. And ito yung papunta sa SCC, yung Royal cord number 8. Ito pala yung ginamit kong grounding rod guys, galvanized na tubo. 5 feet, wala kasi ako magitang galvanized steel or yung the best kung meron kayong copper na grounding rod. Pero kung wala, ito the best to grounding. Maganda yung conductivity niya kasi hindi nangangalawang. May mga nakikita akong gumagamit ng ganito steel, pero ito pag nangalaman kasi pangit na yung conductivity. Ito na yung grounding rod ko guys, galvanized na tubo, 5 feet na kabaon. Yan. So last, itong aking solar panel, 600 watts. Yan. Yan. So wala pa kasi akong
railings, kaya ganito, ito mo nang temporary. Tinatong ko muna siya sa ganito. Then, nilock ko muna siya para hindi mahulog. Yan. 300 guys na solar panel, nakatenga kasi overpower pala yung panel ko, hindi kaya ng SCC. Ito nakatenga guys, 300 watts, hindi nagagamit. Yun guys, sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo sa ating YouTube video. And kung may mga comments, suggestions, drop nyo lang below. Kung may mali man akong nasabi, please correct me. Very appreciated po. And that's all guys. Thank you and see you again sa susunod nating mga videos. I can feel cut.